Mga ka-DIY, eto, nabuksan ko na nga pala yung aking grid tie inverter. Di ba naalala nyo nag-shorts ako ng YouTube video na nasira siya? So, hindi ko alam. Pumutok siya, actually, mga ka-DIY. Pumutok yung fuse niya dito. Meron kasi siya ditong micro fuse. So, pumutok yun. So, dahil yun yung pumutok yung fuse, nung pag-open ko sa kanya, binuksan ko, pagtingin ko, ang daming langgam, so binahay ng langgam. So, inassume ko na yun yung nag-cause. So, ang ginawa ko mga ka-DIY, since wala akong micro fuse na mailalagay, nilagyan ko nito, ayan, 5 amps din na DC fuse. Kaso, nung kinabit ko yan dyan, pumutok ulit. At ang pumutok, yung mismong PCB niya. Ito, ayan mga ka-DIY. Bakit? Kasi hindi ko inalam yung totoong cause bakit pumutok. Nung una, itong microfuse niya. Ito yung microfuse niya mga ka-DIY. AC nga pala to. AC yung part na to. So, inassume ko lang na langgam yung cause. Tapos, pinalitan ko ng DC fuse, which is mali. Ang pumutok ngayon, yung PCB. Ngayon, sabi ko, mali yung ginawa ko kaya inimbestigahan ko mismo yung inverter natin. At upon checking, ito kasi yung mga AC MOSFET natin mga ka-DIY. So kaya pumuputok yung fuse natin kasi meron tayong na short na MOSFET mga ka-DIY. Ayan, testing natin. Itong apat na to yung AC MOSFET natin. Pakita ko muna yung maayos, 'di ba? Meron ditong gate tsaka source. So kapag nag-continuity test tayo sa gate tsaka source, ayan, hindi siya connected. Ito kapag tinry ko tong isang MOSFET na to, ayan oh, connected siya, shorted mga ka-DIY yung gate tsaka source niya. Pero itong katabi niya na same MOSFET, oh ayan oh, hindi shorted. Tapos ito pang isa, ayan, shorted din mga ka-DIY. So, itong dalawang MOSFET na to, yung possible cause, bakit pumutok yung microfuse natin? So, ayun, after ilang weeks, umorder ako online ng kapalit. Ito siya mga ka-DIY, ayan. Pakita ko din sa inyo, kapag tinest natin yung gate tsaka source nito, ayan o, hindi connected dapat. Ayan, hindi connected. So, papalitan natin tong dalawang MOSFET na to at saka yung microfuse. Hopefully, sana gumana pa yung ating grid tie inverter mga ka-DIY. Ang hindi ko lang sure bakit nag-short yung MOSFET natin. Posible na kusa lang siyang bumigay or posible na na-trigger dahil binahayan ng langgam. Kasi dito yung mga langgam mismo pumuesto eh, sa mga paan ng MOSFET. So, hindi ko alam kung yun yung cause or talagang bumigay lang yung MOSFET niya mga ka-DIY. Kasi common naman sa mga inverter na bumibigay yung MOSFET. So, sana gumana pa. Testingin natin mga ka-DIY. Palitan natin and then testingin natin.
Mga ka-DIY, ayan, nakita nyo, napalitan na natin yung dalawang MOSFET. So, AC MOSFET. Tapos, kinabitan na rin natin ng microfuse. Ayan, yung microfuse. Tsaka, jumper. Kasi, pumutok yung PCB dito. Pinalitan ko na rin siya ng jumper. Nalagyan ko na lang din pala siya ng jumper. Tapos, itrim pala natin yung paa. Ayan. Ngayon, hopefully, wala nang puputok. I-try natin i-power. Lagyan natin ng DC input. DC input lang muna. Wala muna ng AC. Subukan lang natin kung mag-on siya yung sa DC. Meron pala ako ditong battery. Ayan. Ito muna yung magiging source natin, parang PV source natin. Try natin i-power on. Nabubuhay siya, error, kasi wala pang AC input, pero nag-on yung sa DC natin. Ngayon, try natin ikabit yung AC. Tapos, lagyan ko na rin ito ng wattmeter. Para in case mag-work siya, makita natin kung ilan yung energy na pumapasok sa kanya. So, usually pumuputok to pag kinakabit yung AC. Yung AC input natin. So, try natin ikabit ngayon. Kung meron pang puputok, mga ka-DIY. Ayun, sa kasamaang palad, mga ka-DIY, pagsaksak natin ang AC input natin, pumutok na naman yung fuse. Ngayon, upon checking, dinouble check ko ulit ano bang pwedeng maging cause pa. Napagtanto ko yung isa pang MOSFET. Ito, kasi ang pinalitan natin itong dalawa. Diba? Tapos tinira ko yung dalawa sa gitna. Itong isa na to, short din yung dalawang pin niya. So, ayun, tinanggal ko rin, tapos pinalitan ko. Bale, ang total na pinilitan ko na MOSFET ay 1, 2, 3. Ngayon, nakakabit na yung DC input natin, mga ka-DIY. Ngayon, ikabit na rin natin yung AC output natin, AC output input natin, mga ka-DIY. So, ayan, tingnan nyo yung battery reading natin or yung solar input. Isaksa ko na yung AC. Ayun, wala namang pumutok, mga ka-DIY, ipapower on natin. Ayun, mga ka-DIY. Running na ang ating grid tie inverter, nakikita nyo, ayun, yung input natin is 72 watts galing sa battery. So, 80 watts galing sa battery, mga ka-DIY. So, okay na yung ating inverter. Buuin ko na siya. Ikabit ko na to sa heatsink. Pero ayun, gumana. Sinaglitan ko lang ikabit kasi iinit yung mga MOSFET natin. Walang heatsink, mga ka-DIY eh. I-set up ko muna, buuin ko muna siya, and then testingin ulit natin, mga ka-DIY.
Mga ka-DIY, na-assemble ko na. Nabalik ko na sa dati yung ating grid tie inverter. Ngayon, testingan ulit natin for the last time. So, ito yung battery natin. Gagamitin natin siya na DC input. Parang siya yung solar panel. Yung watt meter natin ng DC, yung grid tie inverter. Tapos AC input ng ating inverter. So, ikabit ko na yung AC. Hopefully, okay siya at walang pumutok. Kasi, usually, pag saksa ko dyan, pumuputok eh. Tapos, ikabit natin yung DC input natin, mga ka-DIY. So, meron tayong 13.4 volts. I-power on natin ang ating grid tie inverter. Nagbi-blink na siya, mga ka-DIY. Green run. Ayun, nagra-run na siya yung ating grid tie inverter, mga ka-DIY. Meron na tayong output na 60 watts yung pumapasok sa ating outlet na ayan o. So success ang ating repair ng ating grid tie inverter. Pabuksan yung aircon, yung air cooler. Pinabuksan ko yung air cooler kasi 100 watts yung output ng ating inverter. Naka-on na. Yun, kasi sayang yung power na binabato. So, okay na yung ating grid tie inverter, mga ka-DIY. Kung na-experience yung ganun, may pumutok na fuse, katulad nito. Pumutok na fuse. Possible yung ating AC. Kung sa AC ha, sa AC yung pumutok na fuse kasi may DC fuse din tayo. Kung pumutok yung AC fuse natin, ayan. Possible yung magiging problema is yung AC na MOSFET. So, kailangan lang natin palitan kasi shorted na sila. Yan. So ngayon, okay na siya. Stable naman siya sa 100 watts, mga ka-DIY. So ayun, ang galing. Kung hindi ka pa pala nagsusubscribe sa ating YouTube channel, subscribe ka na, mga ka-DIY. Click nyo lang yung subscribe button, click nyo na rin yung bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. Salamat, like nyo na rin. Thank you for watching, mga ka-DIY. Bye-bye from Kid DIY.